ako, sabi ko, kayo umuwi na ako, yung hinto na ako. And ang mga kapatid ko naman ay evacuate na sa Pampanga. Dahil kahirap pa na. Nung nahubog na kami sa Pampanga, dinadal na rin ako ng tatay ko. Nag-aani sila ng palay ko para lang makasapat sa aming kabuhayan. Pero hindi pa rin eh, dahil gasino na yung maaani nila. Wala naman kami sariling lupa. Ngayon, ginawa ng tatay ko, dinala ako sa Bataan, sa pinsan niya. Sa Bataan, ako naman namumulot naman ng palay. Habang nag-aani sila, yung tirang palay, yung inaani ko, yung pinupulot ko. Para pag ako makaipo, kukunin ng tatay ko para sa mga kapatid ko. Dahil yung mga pinsan ko, pag sila nag-aani, nag-iiwas sila ng marami para madagdagan yung kin, makukuha ko. Ngayon, siguro may big sabihin ko ako na doon sa Bataan. Minsan sabi ko sa pinsan ko, uuwi muna ako, sabi ko. Magluluto ako ng pagkain natin. Para pag uwi ninyo, kakain na lang tayo, sabi ko. Hindi pumayag naman sila. Bandang alas 6 ng hapon, naglalakad ako sa kanyo. E wala kabahay-bahay doon, puro palay lang makikita. Eh, nasa bahayo kami. Habang naglalakad ako ganyan, mayroon naman nagdaan ng isang truck. Ang nakasakay lang doon, tatlo. Yung isang driver, tsaka yung dalawa kasama niya. Pagtapat sa akin ganyan, huminto, bumaba sila, tsaka ipinipilit nila akong uwin at isama. Eh, naglaban ako. Eh, ang edad ko lang yun eh, this is ice para, this is healthy para ako. Eh, dalawa silang hapon, pinipilit nila akong isa kayo sa truck. Kaya ayaw ko, nagpipilas ako. Pinagsasasampal ako, sinisikura ako para lang ma-isa nila. Nung hindi nila ako mapilit na may sabay, sinikmura ako. Diniwalan ako ng malay. Kung ginawa nila, yung isang hapon, hawak ako sa paa, at saka yung isang mga sa kamay, at saka initsa ako sa ibabaw ng truck, parang baboy akong ibinalibag doon. Ngayon, nung nadoon ako, ipinaandar nila yung kwan, yung kanilang truck. Numayabas na sana ako na papasok na sa garrison. Tumalundo muna sila sa sentry. Pagkatapos nung nalo doon na, doon pala sa likod, meron sa bahay na pawid doon. Yun talaga, doon nila ako doon na. Eh yun po yung garrison na yun, nakapaitit ng babwer. At may guardian mga hapon, at may makapilipan. Hindi ka pwedeng makalabas doon. Ngayon, doon na doon na ako, pinalibkan na naman ako, pakiatos ko ito sa kubo. Pag nagpipiglas ako, pinagsasasampal ako, pinagsusun ako, ganun yung ginagawa sa akin. Hanggang kalagka rin ako, pakiat sa itaas. Pagdating doon sa itaas, binalibag ako, ganun sa kwan, bagsak ako sa sahig. Nung nakahapon na ako sa side na rin, doon ako nirate. Isa-isa sila. Habang yung isa nakahawak sa paa ko, yung isa naman sa kamay ko, nirate ako yung isa. Ganun yun. Maski magsisigaw ka, sasampalin ka, susuntukin ka, pati hanggang hita ko. Ganun yung ginawa sa akin hanggang sa makatapos yung tatlo. Nung makatapos na sila, iniwan na naman ako ng basa roon. Doon pala sa pinagdala sa akin, meron pala akong kasama ng tatlong babae. Kaya naging apat kami. Ngayon, nung nandoon na kami, wala akong magawa. Kundi umiyak na lamang sa sakit ng katawan namin ko sa kanila. Yung parusan, tanong nila sa akin. Nung umalis na sila, ang ginawa ko,
hirap ang kasama ko, hindi ako makatayo. Dali, tatlo-tatlo sila nag-lulog sa akin. Ngayon, nakita ko yung mga kasama ko, nakatingin lamang yung tatlong babae. E ngayon, magkagabi na, gabi na yon. Pagkagabi pa ng ganun, marami na pong mapit doon, iba-iba. Dahil sa likod doon, puro hapon. Sa isang gabi, swerte ka kung tatlo hanggang lima, magpapalitan sa iyo. Tahirap ang pa, bubugang ang tawang niyo. Sa panaisunto ka nga ako sa iyo. Tapos iiwanan ka. Pagka-umaga naman, ang ginagawa namin, lahat ng damit niya, kung ilang kaming babae, meron kami lalabag na damit nila. Yun ang ginagawa. Araw-araw yan. Pagkatapos namin yung paglaba, tutulo kami sa pagluluto. Yung pagkain. Yung... wala kaming pahinga maghapon. Sa gabi naman, ganyan din yun. Pahirap ang inaamot namin sa gabi. Iba-iba nga po, kumaanap, papahirap sa amin. Gustuhin man namin tumapa, hindi kami makakatatas dahil pagkahapon na ganyan, nakakandado na yung bahay na yun. Hindi na kami makakalabas. Wala kang dugong magkaula kami ginawa ko din. Hindi ako magdasal. Ang inisip ko na lang sana, yung makaligtas ako, makita ko man lang ang pamilya ko, bago man lang ako mamatay. Sa tagal ng pagkakulong-kulong, wala kami ginawa kung gano'n na hindi katulungan makapag-usap dahil nakapantay sa amin. Araw-araw na ginawa ng Diyos ganyan, sa gabi, iba-iba ng hapon. Kaya lang kami nakaligtas doon. Nung magtatapos naman, hindi Disyembre na nagbubumbahan na yung natakot ngayon mga hapon. Kanya-kanya nasa kaysa truck. Iniwan na kami doon. Ang natira na lang, yung nalang nagbabantay sa amin makapili. Kaya sabi nga niya, ang ginawa ng mga makapili, binuksan yung pinto at saka kami pinalaya. Dinala kami sa highway. Pagkatapos nun, bumalik siya. Kaya nung makarating kami sa highway, kanya-kanya na kami ng direksyon kung saan kami pupunta. Ako hindi ko alam kung saan, sa tagal ng pagkakapulong ko rin. Hindi ko alam kung saan direksyon. Mayigit isang taon akong nandun doon. Kaya andaan ko sa gilid lang ng pila